isang napakalaking good news para sa buong Pilipinas. Ikinatuwa ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang magandang balita na talagang papakinabangan ng lahat ng mga Pilipino. Good news na talagang kahit hindi mo nagugustuhan ng pamamalakad ni PBBM ay papabor ka sa balitang ito. Ano ba ang napakagandang balita na talagang papakinabangan daw talaga ng buong Pilipinas? Alamin ang buong detalye at panoorin ang buong video. Patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Yan ang kinakaharap na mabigat na suliranin ni Pangulong Marcos. Ngunit sa gitna ng mga problemang yan, may good news na balita mula sa kabilang dako ng mundo. Nagpahayag na kasi si Russian President Vladimir Putin na payag ang Russian Federation sa ninanais ni Pangulong Marcos na pag-aangkat ng oil, gas at mga fertilizer sa kanilang bansa. Nagpahayag na rin si Russian President Vladimir Putin na handa siyang patindihin pa ang samahan ng Pilipinas at Russia. Inanunsyo nga ni Russian Ambassador to the Philippines Marat Pavlov na interesado si Russian President Vladimir Putin na mas lalong palalimin pa ang ugnayang pang-ekonomiya nito sa bansang Pilipinas. Sa pamamagitan nga yan ng pantay at kapakipakinabang na kooperasyon para sa ikuunlad ng dalawang bansa. Ang pahayag ay ginawa kasunod ng pag-call out ni Pangulong Marcos sa Russia na kinakailangan may kalakalan na gawin ang bansa para mapamura ang presyo ng langis sa pamamagitan ng pag-aangkat nito sa Russia. Because the truth of the matter is, we may have to deal with Russia for fuel, for fertilizer. Welcome na welcome umano ang Pilipinas sa Russia. Paliwanag ni Ambassador Pavlov na ang gantong klaseng panawagan ay hindi dapat palagpasin ng Russia dahil posible itong magbigay daan sa mas malalim pang-ugnayan ng dalawang bansa. Inalok na rin si Pangulong Marcos ng makabagong kagamitan ng Russia na sa bansa lang nila mayroon lalong-lalo na sa usaping nuclear energy supply. The Russian Federation could extend its hand to help for the Philippines in much needed oil, gas and other sources of energies. We would like to cooperate in as far as I remember. Una na ngang nag-alok sa Pilipinas ang South Korea na buhayin muli ang nuclear energy ng bansa, ngunit hanggang ngayon ay wala pa ring tugon ang Administrasyong Marcos hinggil sa usaping gawing pangunahing source ng enerhiya ang nuclear. Ano kaya ang magiging susunod na hakbang ni PBBM, lalo na tinanggap ni Russian President Vladimir Putin ang naging pahayag ni Pangulong Marcos? Kayo, ano ang iyong reaksyon sa kagustuhan ni PBBM na magpagtransaksyon sa Russia? Pabor ba kayo sa pinaplano ni PBBM? Ikomento sa baba ang iyong saloobin.